Así aquí tiene Tapchai. Ito po yung isang sa patubig naman. Yung isa sa drum na malinis na tubig. Pwede rin po tayo sa irrigated area. Ayan. Ito kabababad lang din po nito. Ganyan po yung inbred. Hindi po siya maselan sa pagdating sa pagbababad. Pagsusoking ng buto. Kasi may resistant po ito sa mga microorganism. Kaya pwede po tayong magbabad sa drum na may tubig at pwede naman dito sa may mismong irrigated area. Bali, binabad natin ngayong hapon. Bukas po ng hapon ng hango. Kaya subaybayan po natin ito hanggang sa pakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda magiging tubo. Paano pong paraan gagawin natin at anong pwedeng gawin kung wala kang babaran sa patubig sa drum lang, kahit ano pong paraan na basta may tubig na pagbababaran ay okay na okay po. Hindi lang po ito kagaya ng hybrid, iba po kasi hybrid, mas maselan po hybrid. Palit po tayo ng palit ng tubig kapag hybrid. Ito po yung sako nung certified seeds na ginamit. Dalawang bag lang po sa isang hektarya. Ito po ang inbred tribal 2. Tapos ito po yung marinis na tubig. Kapag wala po tayong irrigated area, pwede tayo maglagay ng tubig sa drum. Ibababad natin ng 24 hours. Kaya 24 hours, hahanguin po natin ito after nun. Ito naman po sa malinis na tubig. Kahit din po natin palitan na to. Ito naman po. Nung hinango, inilagay dito sa silong pinainitan. Check na po natin. Ayan. Kapag po mainit ito, sobrang init, babasain po natin ng tubig. Gaganyan lang po natin yun. Tapos babasain ng tubig. Ayan. Para po mag-breakdown yung heat niya. Kasi po yung ugat niya maaring mairita. Hindi po agad lalabas. Nakaganito. Ayan, pag nairita yan, di po agad lalabas yung kanyang ugat. Check na po natin. One day and 6 hours na po ito. Ate, ate, titi, tapsay! Ito na po ang resulta. Pinananalo. Ayan, tubo na po. Nasa ugat. Pwede na po natin sabog to mamaya. Pagkaraan na ilang oras pa, iba na po itsura niya, namumuti na po yan. Ayan. Mas maganda po kung nababasa natin. Ngayon kasi tubo na po yan. Tatayo na lang natin, saka po natin mabasain. Po natin ganito. Okay. Saka po natin mabasa yung sitlako.
alas 12 po ngayon. Kaya po alas 4, ito na po itsura niya. Pag naman po mayroong binhi na ayon tumubo, wala pong isang labas dun sa kanyang ugat, gagamit po kayo ng root hormone. Babasahin po natin, ipitimpla po natin dito yung root hormone na liquid. Saka po natin haluin. Babasa rito. Meron pong klaseng binhi na hindi po tumubo. Ang magiging solusyon lang po natin, root hormone na. Babasahin po natin yon. After 6 hours po nun, mabilis pong lumabas ugat nun. Kaya hindi po masasayang binhi natin. Pag naranasan nyo po yun, yun lang po ang solusyon. Sa karanasan ko kasi, tutulungan ni root hormone siya para tumubong muli. Ito na po result nung magdamag. Maganda na po yung tubo niya. Mula po nung isang araw binabad at magdamag, bali 2 days po ang inabot. Ito na po ang resulta ng pagtubo. Ito na po yung linang, yung huling pasok ng makina. Pwede na po tayo magsabog. Yan, ganyan na po. Pagpapatag na po tayo, paleta na ang gagamitin. Yan po ang pagkaputik niya, putik na putik. After niya, kakanalan na po ito hanggang sa matuyo, pwede na po tayo magsabog. Para makatipid po tayo sa pagsabog, nakaiwas tayo sa mga ibon. Kinakain kasi ng ibon yung palay. Oras na nalilang to, kakanalan agad, sasabugan na agad para po lumubog yung binhi. Don't worry po kasi hindi naman po yung mamamatay. Mas maigi, nakatago siya sa putik, hindi po siya kayang kainin ng ibon o hanapin kasi yung lahat po na nakalutang talaga niyan, hindi po lumubog. Kakainin po ng ibon niyan at siya mabait, mauubos po yung binhi natin. Kaya naman po dalawang bag yung gagamitin nating binhi. May pasobra na po tayo, kainin naman po ng mabait at ibon, may natitira pa rin kahit paano. Yan, nilagyan na po natin siya ng kanal. Tatlo lang po sa isang banos yung kanal na ginawa ako. Ito po, nakakanal na po siya. Panoorin niyo po pagkaanin nito. Subaybayan niyo rin po. Dahil makikita niyo po ang difference ng sabog sa putik sa tanik. At kung ano po diferensya ng gastos. Thank you.
Ayan po, pag nasa boga na, ayan na po yung palay.